Maraming maraming salamat sa nakinig ng Lilim. Doon sa mga nagtatanong kung bakit ko ginawa yung kantang Lilim niya, matagal ko na siyustong cover. Matagal ko na siyang i-cover. Naghahanap lang talaga ng tamang mental para sa kinas ko. So ayun, thank you, thanks God, kasi nakahanap ako ng beat. Kaya ako nagawa yung kanta na yun. Marami ako nakita mga reaction sa YouTube kung ano daw ang nararamdaman. Ano daw ang nararamdaman, ano daw yung na-feel, ano daw yung nasa puso ko ng mga panahon nung ni-record ko yung kanta. Ngayon dito ko sasabihin sa Vigo, ang nararamdaman ko noon, safe ako habang ginagawa ko yung kanta na yun. Alam ko kasi na binabantayan ako ni God. At saka, hindi ako na-stress habang ginagawa. As in, saglit ko lang siyang ginawa. Flow G na lipas. Sino yung Flow G na lipas? What's up? Sarap sa tayongan ng Lilim. Maraming salamat. Ano ba gusto niyong gawin ko? Hanap lang ako ng pwedeng kantahin. Fast talk. More blessings sa inyo ngayon. Maraming salamat. Idol, may girlfriend ka ba? Wala ako. Ayaw ko muna mag-girlfriend. Hindi ko muna iniisip yan. Kasi magkaka-baby na ako. Lalabas na yung baby ko. Siguro by October or September. Doon muna ako sa kanya mag-focus, sa baby ko, sa anak ko. Kaya hindi ko muna iisipin yung girlfriend niya. Bavarian? Sino si Bavarian? Kaya rin ako mas lalong napalapit kay God kasi grabe, lalabas na kasi yung baby ko kaya mas kailangan ko mag-focus, mas kailangan kong, alam niyo yun, mas kailangan ko mag-isip ng tuwid. Yung mga past issues ko, wala na yun, tinapon ko na sa basura yun. That's the old me, that's dead and gone, man. Hindi na ako yun, man. He's dead and gone. Huwag nyo nang tanongin kung sino yung mami. Lahat ng tao natututo sa mga pagkakamali nila, sa mga bawat pagsubok na dumadaan sa buhay nila. Yung natatandaan nyo. Pero habang may buhay, may pag-asa. Alright? Kapag ako nagla-live dito sa Vigo, hindi ko gagawin yung maikipagpasagan sa mga fans na mabait po ako sa totoong buhay. Lalo na kung merong nanonood dyan ng mga kilala ko. Mabait po ako sa totoong buhay. Yung mga bashers dyan, yung mga haters na nagko-comment against sa akin. Eto sa mga past issues ko, okay lang yan, naiintindihan ko kayo. Alam ko yan. Alam ko yung ganyang feeling kapag hate mo talaga yung tao. Pero, naiintindihan ko kayo. Okay lang. Hindi ko kayo sasagutin. Well, gano'n naman talaga ako. Una pa lang, maraming tumating sa akin mga issues. Wala akong sinagot. Diba? Hindi ko kasi ugali yun. Kinahayaan ko lang na merong mga bagong tumating sa akin na makilala nila kung sino talaga ako. Diba? Yung scastock is social media, dun lang yun. Pero iba tayo sa totoong buhay. Dito sa Vigo, alam ko marami na ikipagpasagan dito, alam ko marami na ikipagwalang yaan dito, pero wala kayong
maaasahan sa akin ganun. Kasi puro lang ako kanta, puro lang ako, yan, kausap sa inyo, kung magtatanong kayo, sasagutin ko. Walang problema yun. Or naririnig niyo yung music, or okay lang. Ang masasabi mo, Concon. Yan, Concon is Concon. Basta wala nang kahit anong issue ngayon, lahat, pantay na lahat, wala nang mga hatred. Alam nyo, tao lang kasi ang gumagawa talaga ng issue. Kaya mas lalong lumalaki, mas lalong natitrigger yung mga, kung sino talaga yung mga involved dun sa issue. Pero para sa amin ngayon, wala na yun. Wala na yun. Lahat kami, okay na. Lahat kami positive. Lahat kami positive energy. Okay na, bumalik na yung, alam nyo, hindi na madilim. Kumbaga parang okay na lahat. Okay na kami ni Seb. Okay na kami, magkaibigan kami. Parehas kaming, alam nyo, matatanda na kasi tayo. Hindi na natin kailangan pa ng, mas, lalo na sa panahon ngayon na pandemya, mas kailangan natin isipin kung paano tayo magiging ligtas at paano gagaling yung mga kababayan natin. Diba? Marami nagsasabi na nagpapakitang tao daw ako and you know, whatever. Pero, hindi. O, anong mapapala ako? Diba? Bakit? Bakit ako magpapakitang tao? Para sa, diba? Ginagamit ko daw si God para daw sa, no. Matagal na akong hawak ni God. Matagal na, nung kahit nung mga panahong ligaw ako, nung mga panahong fucked up ako sa sarili ko, hindi niya ako pinabayaan. Kaya ako nandito ngayon. Diba? Hindi ko siya ginagamit. So sabihin na natin, diba? Kailangan mo siyang gamitin araw-araw. Kailangan mo siya araw-araw. Kailangan mo siya sa lahat ng problema mo. Siya lang ang makakatulong sa'yo. Siya lang ang makakasagot lahat ng tanong mo. Diba? Tinatawagan ko lahat ng mga nade-depress dyan sa lahat na nai-stress. Diba? Huwag kayong, alam niyo, huwag kayong mawawala ng pag-asa, lumapit sa kanya. Sa kanya lang kayo lumapit. Hindi niya kayo pababayaan. Ganun din ang nangyari sa akin. Kasi dumadating ako dati sa point na hindi ko na siya naaalala sa lahat ng mga blessings na nangyari sa akin. Kaya tingnan mo ngayon, sobrang blessed ko. Sobrang dami kong project. Sobrang dami naming bagong kantang ilalabas. Meron akong paparating na EP. Ewan ko kung ang ano ang uunahin ko, yung album ko or yung EP namin ni Ricey. Kahit saan sa dalawa, pero parehas yun na positive. Na okay, parehas na trabaho yun. So okay lang sa akin, guys. At ito lang yung account ko sa Bigo. Yung Skastakli, na Beke, nagdi-DJ, nagdi-virtual DJ, nga pala dito si Papi. Papi, di ba kilala mo yun? Yung poser na... Kinausap ko siya. Sabi ko saan niya, talisin niya yung pangalang Skastakli kasi, syempre identity yun eh, identity type na yun. Yeah. And, nag-daylan siya. Noong una, pinuntan niya, ginawa niyong wala. Tapos ngayon, pinuntan niya uli ng Skastakli, saying, Daryl Ruiz naman daw yung name mo. Sabi ko, wala na magagawa. Since, kung yun yung hassle niya, well, magagawa na. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko, total nandito na ako. Tsaka, na marami din naman na nanonood sa'yo. Diba? Nandito na ako eh. So, it's all good. Gusto ka na kumain. Yeah, tama. Over 10 na. Guys, kitain tayo mamaya 11. Ano oras ka, Pops? Magla-live ako ng 11 PM. Right. Solo live, then 12 o'clock. Let's go. What's up, Big Lord Bobby Brando? Yes, sir! Lahat? Sige, wait lang. Hindi ko kasi... Nandito kasi ako sa studio, mabagal yung net, di abot yung ano dito. Masyadong
Malayo. So, ayun. Shoutout sa mga alam niyo na sa GC yung Daryl hanggang dulo sa kung nanonood man kayo sub sa inyo. Maraming salamat sa inyong hindi talaga sumuko sa akin kaya sobrang appreciate ko yun. Mataba ka na. Sakto lang naman, hindi naman ganun talagang tumataba. Makikita mo kasi na yung change sa aura mo, sa itsura mo kapag wala ka ng iniisip na stress. Kapag okay lang, kahit may problema ka, basta wala kang, alam mo yun, hindi mo siya dinidibdib. Hindi mo siya masyadong siniseryoso. Like parang isipin mo lang lagi na laging may paraan sa problema. Diba? Isipin nyo na meron pang taong mas malala sa mga problemang dinadanas natin pero kinakaya nila. Diba? Tropa mo pa rin ba si Floji? Oo naman, kapatid ko yun. Kambal ko yun, si Floji. Malabo kami mag-iwalay nun. Siyempre, ngayon, may sarili-sarili na kaming buhay. Hindi na kami masyadong nakikita, pero nagbi-video call pa rin naman kami. Kasi namimiss namin yung isa't isa. Ganun namin kamahal ni Floji yung isa't isa. Ilang oras na ako naglalay. Sige, tapuan nyo ako, sige na. Pangalawang guys ko palang nagla-live ko. How are you? I'm good. Naka-live si Pangga. Yun, si, yung Skastakli, yung One Love Pogi na account, hindi po sa akin yun. Eto po talaga yung account ko. Eto lang po yung i-follow nyo kasi. Huwag na po kayong manonood sa kanya. Or kung manood man kayo, kung nagsasound trip siya, pero mas maganda kasi na palitan niya yung pangalan niya. Top 3. Sige na, top 1 nyo na. Na kayo mahiya, top 1 nyo na. Minsan lang to. Diba? Hindi naman ano yung gagawin ko eh, kakanta-kanta din naman ako eh. Kaya itapuan nyo na, sige na. What the hell? Kasan ka po kuya? Taga-QC lang po ako. Yes, tumira ako dyan sa Taguig sa Upper Bicutan. Shoutout sa mga team, sa mga Daryl hanggang dulo na nanonood dyan. Mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat.